Bisaya, Bicolano, Muslim at Tagalog. Magkakaiba man ang lingwaing salita ay nagbubuklod-buklod sa tuwing may isa tayong kababayan na mapapalaban sa isang mabigatang laban. At sa sandali po kasing ito, mga idol, ay muli po tayong magsasama-sama para sa gayon nga ay suportahan ang ating kababayan na si Marlon Tapales kontra sa tinuguriang halimaw ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Ngayon ay kahit matagal pa ang laban ay inhirang na agad na heavy underdog ang ating kababayan na si Tapales sa magiging undisputed match na ito sa Super Bantamweight Division. Maraming mga kritiko at mga boxing analyst ang hindi naniniwala na sa laban na ito ay magagawang manalo ng ating kababayan. Pero kahit ganun pa man, mga idol, ay hindi nawawala ng pag-asa itong si Tapales na kaya niyang talunin ang hapon na ito. Kung tutuusin po, mga idol, at kung magpaprangkahan lang naman po kasi tayo, ay maliit lang po talaga ang tsansa ni Tapales na manalo sa laban na ito. Kaya lamang ay umaasa pa rin po ako at naniniwala na kayang gulatin itong si Tapales sang buong mundo at mapapahinto ang sunod-sunod na pagkapanalo ng Hapon na si Naoya Inoue. Ang akin pong naiisip na kadahilanan kung bakit naging isang dehado na buksingero itong si Tapales sa magiging laban na ito. Ito po'y dahil sa nagawa kasing matalo ng kababayan itong si Inoue na si Ryosuke Osawa ang ating kababayan na si Tapales by round 11 technical knockout. Kaya naman eh, papaano pa kaya kung ito nang si Naoya Inoue ang babanat ay siguradong mas madiin pa talaga ang mga patama na sasapuhin itong ating kababayan. Pero nangyari po kasi ito, mga idol, noong ikapito ng Disyembre taong 2019 pa. At simula po noon ay malaki na ang inunlad ng kakayahan ni Tapales sa pakikipaglaban. At nakita natin ito nang makalaban niya ang undefeated Unified Super Bantamweight World Champion na si Murodionak Madaliev, kung saan ay napakahusay po nitong si Tapales magbato ng mga jab at mayroon pong head movement na kayang iwasan ng mga hook at counter punching na binabato ng kanyang kalaban. At bukod sa head movement po, mga idol, ay mayroon pong isa pang matinding sandata itong si Marlon Tapales, mga idol. At ito po ay ang shoulder roll defense na kung saan ay hindi po umiepektibo ang malalakas na power punches ni Akmadaliev na binabato sa ating kababayan. Kaya naman ito po ang aking magiging katanungan sa inyo, mga idol. At ito ay kung uubra nga ba ang estilo na ito ni Tapales para matalo ang Hapon na si Naoya Inoue. At dahil sa napakita ko na po sa inyo ang estilo nitong si Marlon Tapales, ay kaya naman po eh sabay-sabay naman nating panoorin ang estilong opensibang kakayahan nitong Hapon na si Naoya Inoue. Yeah.